Step-by-step method na ginagawa ko to lose weight. Welcome to my channel. Ako si Tommy. I-share ko sa video nito yung step-by-step method na ginagawa ko to lose weight. Are you with me? Tara sa computer. First step, alamin mo yung timbang at height mo kasi gagamitin natin yan para malaman kung ilan yung calories na dapat kinukonsume natin to lose weight. Step 2. Search mo online calorie calculator. Piliin natin yung pinakaunang lumabas. So, ilalagay mo yung info mo dito. Yung age mo, gender, height, weight, at saka yung activity level. Dun sa level ng activity mo, didepende din yung dami ng calories mo kung gaano ka ka-active. So, fill up na natin to. Age, 30, no judgment. Gender, female, yung height ko ay 157, 5'3"-ish. Tapos, weight ko ngayon ay 55. Tapos, nag-workout ako. So, sa activity, pipili ka kung ilang beses ka nag-exercise, kung gaano ka ka-active. Nag-exercise ako 3 to 4 times a week. So, eto na lang pipiliin ko, 4 to 5 times a week. Tapos, pindutin mo yung calculate. So, ayan, lalabas dito yung calories na dapat kinukonsume mo. Kapag gusto kong mag-maintain ng weight, 1,700 calories a day. Pag gusto kong, pag mild weight loss lang, 1,500. Pag weight loss, 1,200. So, tas yung extreme weight loss, 788. Para sa akin, huwag mong pipiliin yung 788. Oo, mabilis ka maglulose ng weight. Pero mabilis ding mag-a-adapt yung katawan mo sa calories mo. So, mas okay kung dito sa range na to, yung mild weight loss at weight loss yung piliin mo. Hindi mo laging mapaperfect yung calories mo araw-araw. So, ang gagawin ko, yung pinakamababang calorie consumption ko ay 1,200. Hindi bababa sa 1,200, hindi rin tataas sa 1,500. Tapos meron din sila ditong zigzag calorie cycling. Ayan. Parang ganito lang din yung ginagawa ko. Yung kinukonsume kong calories minsan 1,200 or mas mataas. Kasi may araw na mas magana ka, may araw din na wala kang gana. So, ganun yung ginagawa ko. Pag mas gutom ako sa araw na yun, magkukonsume ako ng 1,500. Pag di naman ako ganun kagutom, 1,200. Basta't nasa range lang nun. From 1,200 to 1,500 calories per day. Ganun lang kadali. Sundin mo lang yung lumabas na calories para sa'yo. Gawin mo yun overtime hanggang sa ma-reach mo yung weight goal mo. Hindi mo na kailangan ng mga pakulo at gastos para lang pumayat. Alam ko, mahirap paniwalaan at tanggapin na ganito lang kadali. Pero ito yung totoo. Basta't may deficit ka, papayat ka. At kapag hindi ka na pumapayat, wala ka na sa deficit. Tapos, step 3. Mag-decide ka kung anong macro split ang gusto mo. Yung macros, ito yung fats, protein, at carbs. Importante to kasi dito nakasalalay yung magiging experience mo sa gagawin mong diet. Performance sa gym o sa workout mo. At saka yung magiging result ng kalalabasan ng changes sa katawan mo. Sa mabilis ang explanation, kailangan mo ng protein to recover fast at mag-build ng muscle para ma-achieve mo yung toned look. Carb for fuel para makapag-perform ka ng maayos at di ka tatamlay-tamlay. Fats para sa hormones mo. So yung pinaka-basic na macro split ay 40-40-20. Hahatiin mo yung calories mo sa 40% protein, 40% carbs, at 20% fats. Ito din yung split na sinusunod ko dati. Pero ngayon, dahil hindi na ako kumakain ng karne, at mostly sa proteins ko ay galing sa nuts, legumes, beans, tofu, na may kasamang carbs di tulad ng meat. Kaya yung 60-70% ng calories ko ay galing sa carbs. So yung macros ko, hanggang ngayon, kinakapa ko pa din. Pero most of the time, yung 60-70% ng calories ko
ay galing sa carbs. Same lang din kung magkikito ka. Yung 70 o 75 ba? Percent ng calories mo ay galing sa fats. Diba? 25% sa protein at 5% lang sa carb. Pwede kang mag-experiment kung ano yung gusto mong ratio. Basta yung pinaka-safe, yung protein mo around 0.8 to 1.2 grams of protein per pound of body weight. So halimbawa, 55 ako, 121 yun sa pounds, so 121 grams ng protein yung iko-consume ko. Kung super active ka or athlete ka, piliin mo yung higher number. Tas huwag bababa sa 20% yung fats mo for hormonal reason. Tas yung natitirang calories, ilaan mo dun sa carbs. Ikaw na bahalang mag-adjust ayon sa gusto mo. Play around. Step 4. Set a goal. Tanungin mo yung sarili mo kung ilang kilo yung gusto mong malus. Dahil sa tanong na yan, dyan mo malalaman kung ilang linggo o buwan kang magda-diet. Ang ideal at achievable na weight loss per week ay 1 pound. Yes, 1 pound lang. Sa isang kilo, katumbas ay 3 pounds. So, kung gusto mong mag-lose ng isang kilo, magda-diet ka ng 3 weeks. Pero syempre, nakadepende pa din yun sa laki at liit ng katawan mo kung ilan yung malulose mo sa isang linggo. Yung 1 pound a week, ito yung sinasabing healthiest way to lose weight kasi para iwasan natin yung pagka-crash diet. So kung medyo malaki ka pa at marami ka pang taba na ilulose, kaya mong mag-lose ng 1 kilo o mahigit sa isang linggo. Doon naman sa katamtaman na katawan, pababa, swerte ka na kung maka 1 pound ka sa isang linggo. Pwedeng 0.5, 0.3, kasi the leaner you are, the harder it gets. Kaya nga, laging sa first and second to third week, malaki yung nalulus mo, tas paunti ng paunti, kasi paliit ka din ng paliit. Kaya ako, pag nagsiset ako ng goal, hinahabaan ko ng konti. Hindi naman kasi laging marami kang malulus. Minsan konti, minsan wala. Tsaka para na din sa mga araw na bigla ang kain sa labas, sa cravings pag may period, para hindi ako mabaliw sa gutom. So, nagset ako ng goal strict enough para makontrol ko yung sarili ko. But not too strict para kaya ko pa ding mag-enjoy kahit diet ako. So, eto yung pinakaunang steps na ginagawa ko kapag magda-diet na ako. Make sure to subscribe kasi marami pa akong i-share na ginagawa ko to lose weight. So, hopefully, na-explain ko na maayos. Mag-comment ka lang sa baba kung may part kang hindi mo masyadong naintindihan. At pwede natin gawing topic yan next time. Like this video kung nagustuhan mo yung topic natin. Thank you for watching. Sige, bye!